Matapos nga ang paghamon ni dating Pangulong Duterte sa Kamara, nabuksan ang kanilang libro sa Commission on Audit o COA. Ito'y para magkaalaman raw kung paano ginagamit ang pera ng bayan na dumadaan sa mababang kapulungan. Saad pa ni Duterte, hindi ino-audit ang Congress. You have never heard of a red flag hoisted in the premises or in the territory of Congress. Not once, not twice, not at all. Hirit pa niya, maghanap kayo ng isang red flag in spite of the strict accounting rules, Congress is cannot be penetrated. Kasi ang buhay ng auditing office o COA, yung sweldo nila is controlled by Congress. The president is controlled by Congress, everybody there must bow to the majesty of Congress, because they hold the money of the people. Ilang ibigay dito, ilang ibigay doon. Subalit tugon nga dito ng House Majority Leader na si Manex Dalipi, well, ang House of Representatives po ay handa na magpa-audit. And as always sinabi ko na rin ito few days ago, na yung House of Representatives is not exempt from any audit procedure being done by COA. Dagdag pa niya, basta yung sa amin, kung ano ang require ng Commission on Audit, yung mga reports na kailangan, anong liquidation na kailangan, kung ano ang requirement for all the procedure, we comply by it. Gayunpaman, kung ang dating congressman at spox na si Harry Roque ang tatanungin, ay sinabi niya, na mga congressman na raw mismo ang auditor ng kanilang mga pondo. Wika pa niya, anong sinasabi nilang ino-audit ng COA, e samantalang ang patakaran na nga, ay ang mga kongresista na ang mga auditors, dahil sila na ang nagsisertify, na it was ten for a public purpose. Dagdag pa niya, e paano nila pasisinungalingan yan? Ang totoo po niyan, lumalabas na dun sa Concurrent Resolution No. 10, e 2012 pa pala nagsimula ang patakaran na ito, na talagang lahat ng budgetary allotments ng mga kongresista at senador, ay liquidation by certification lamang. Yung buong pondo na binibigay sa bawat congressman at senador, hindi po yan subject to liquidation. Ito nga ang diretsahang mensahe niya sa Kongreso na itigil na umano ang pagkukunwari ng mga ito, at dapat mahiya sa kanilang pagsisinungaling. Sabi pa niya, nung ako'y kongresista hindi po ako nagsalita, dahil kinakailangan kong maging team player sapagkat bahagi ako ng institusyon eh. Ngayon hindi na po ako kabahagi. Huwag po kayong magsasalita na you're on the right side of history, mahiya po kayo. Huwag naman po magsisinungaling. Aminin ang aminin at huwag magmalinis. Hirit pa niya, kaya po may confidential funds kasi may mga gastos na hindi maidaan sa government procurement. Tapatin po natin ang taong bayan. Kapag ikaw ay nagsisilbi sa bayan, hindi naman po pwede na yung ibibigay mo sa patay, na yung ibibigay mo sa may sakit, ay idadaan sa proseso ng bidding. Wala na pong makikinabang dyan. Yan din po ang gamit ng confidential fund, tapatin na po natin ang taong bayan. Doon ako nabuwesat kaya ako nagsalita, na normally ako ay team player. Kung ikaw ay politiko, pinupuntahan ka talaga para humingi ng tulong, kaya saan mo kukunin yon? Ayun nga kay Roque, ay magkaiba raw talaga ang confidential funds ni Vice President Sara Duterte kesa mga kongresista, dahil may audit requirement ito sa COA, at yun daw ang wala sa Kongreso. Kaya dapat aminin raw ng mga kongresista, na ang pagtanggal sa confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education, ay dahil banta raw si VP Sara sa plano ni Speaker Romualdez. Giit pa niya, aminin nyo, na ang pagkakatanggal sa confidential fund ni VP Sara, ay dahil banta siya kay Speaker Romualdez. Pero huwag kayong magmalinis dahil alam nyo kung anong patakaran dyan, at yan ang dahilan kung bakit ako nagsalita. Ngayon harapin nyo ang taong bayan. Nagsimula yan dahil gusto nyong sirain ang ating Vice President. Ngayon ang nahuhusgahan ang Kongreso. Diretsahan na nga niyang sinabi, na sadyang tinanggal ang confidential fund ni VP Sara, dahil kay Speaker Romualdez na posibleng may balak raw itong tumakbo sa mas mataas na posisyon sa gobyerno. Kaya ano ang inyong reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan lamang ng komento o opinyon, maraming salamat po.